tuyuin muna natin ng konti para hindi tayo mag-ground. Siguro okay na to. Tuyo-tuyo na guys. Ayan. So try natin guys i-connect yung, ikabit yung kanyang. Ayan. Ikabit natin ang kanyang. Ito guys, so ganyan ang position niya guys. Titingnan niya may kwan siya yun. May guide naman siya. Kailangan ito guys, maayos ang pagkakasal pa. Kaya okay na siya. At saka yung sa ibababa ito. Ayan, hindi na siya gagalaw. Tapos, lalagyan natin siya ng thermal. Thermal paste. Ayan. Konti lang. Ayan. Hanapin natin yung kanya heatsink. Good guys. Tatanggalin na rin natin itong luma. Ayan. Medyo punas ng kaunti. Ayan, saksakan ng alikabok. Grabe yung dumi. Hindi marunong maglinis yung may-ari nito. So yun guys, bugahan natin siya guys ng blower dahil tingnan mo ang daming alikabok. Tignan natin kung matatanggal pa sa blower. Guys, tanggal na yung kanyang alikabok. Oh, wala na yung kanyang alikabok sa heatsink. So, ready to salpak na to guys. Ayan, salpak natin. Ito yung kanyang clip magkabila para dito. Nandito yung kanyang terminal ng CPU pan. So, paano ba? Pag ganito malayo. Pag ganito, abot si ganito na lang. Ano to? Ayan, i-clip natin tong isa rito. Ayan. Tapos pagdating dito sa kabila, ganun din, kailangan naka... Ayan, ayan guys. So, na-clip na sila parehas. Ang gagawin natin ito, ibababa natin ito pag ganito ito. Ayan. So, yun na siya. Tapos ito, huwag natin kalilimutan. Insert natin itong kanyang system pan. CPU pan. So, okay na. Subukan natin itong kanyang CMOS battery. Balik natin yung kanyang CMOS battery. Importante ito guys para sa oras sa kade pizza. Ngayon, i-insert natin yung kahit isa lang muna. Kanyang RAM. May guiding siya guys. Di pwedeng isalpak ng hindi tama kasi baka madisgrasya. Tapos, pupus natin ng konti. So, yan. Isa lang muna. Insert natin ngayon ang kanyang ETX 24 volts 24 pins. Ayan. Tapos itong kanyang ETX naman
12 volts para sa display. So yeah. So hindi siya ngayon, hindi aabot ang ating hard drive. Sabi muna natin to. Hard drive niya, SATA supply. May guide din siya, hindi rin papasok pag mali yung pakasalpak natin. SATA cable niya. So yan. Dito na lang muna siya ilalagay natin. Tapos itong dulo ng SATA cable niya dito sa ating motherboard. Dito guys, ayan. So yun guys, ready na ang ating yan motherboard. Hinahanap ko guys yung kanyang front panel para magsusundo tayo mamaya ng switch. Ito siguro. Ay hindi. Ito guys. Ayan yung kanyang front panel. So, what is next? Gamitan natin siya ng VGA para sa monitor niya. Iligay na rin natin yung kwan, mouse and keyboard, baka sakaling umandar. Yan. So yun guys, na-connect na natin lahat. Yan. Connected na ang ating, lalagyan natin ang supply ng ating motherboard. Yan. Tapos ito, power cord ng ating power supply na ating desktop. So yun guys, tingnan natin kung anong result. Susundot natin guys, susundot natin ang kanyang eto ang kanyang power switch. Pero guys, hold on. So guys, kung mapapansin nyo, bumabagal yung takbo ng kanyang CPU fan. Yan, wala rin display ang ating monitor. Ayan. Palagay ko may tama ang kanyang board. Off natin guys. Tingnan natin kung napakainit. So hindi naman siya kainitan guys. Subukan muna natin guys tanggalin ang kanyang hard drive. Ayan. Tanggalin natin lahat na na-connect. Hayaan muna natin na monitor lang saka ang kanyang monitor lang guys ang pagaganahin natin. So, pack muna natin itong power supply. So, ayan. Susundot ulit tayo. So, kanina guys, nung di pa natin nalinisan, di ba, papansin nyo, tumitigil din yung kanyang fan. Pero ngayon, parang tuloy-tuloy siya. Parang mayroong improvement, guys. Okay, power on natin. Sundutin natin ang kanyang power switch. Oh. So, ayaw na. Hindi ko makita kasi. Why? Okay then, guys. Ayan.
So yan, tumigil ang kanyang lahat, tumigil guys, pati yung power supply tumigil din. Ulitin natin. Yeah. So balik na siya guys sa dati. Ayan. Pag ganyan ganyan siya. Hey, what is next? Off natin. So may isang off yung patay guys. Try natin ang isang processor. Try tayo ng processor guys. Hindi mo lang uminit. Guys, subukan natin ang processor dito. Ayan. Ako ito guys, E8. Subukan natin. Subok natin ang isang guys, kabit natin itong kanyang power supply. So yun guys, tang-try tayo ng panibagong processor. Tingnan natin kung anong kalalabasan. So yan, masasabi natin na board ang may problema guys. Yan, sira na ang kanyang board. Ha? Sira na ang kanyang board guys. So walang pagbabago. Subukan natin. Walang problema sa ating processor. Problema natin ang board. Tingnan natin guys, parang basa pa. Patuloy muna natin. Basa pa yata. So, hindi naman tayo guys nagtagumpay. Ayaw niyan tumuloy. Kabit natin guys yung kanyang original na CPU. Sobrang init guys ang kanyang heatsink. So, testing pa tayo ng isa.
So yun guys. Yes. Ayan. Nakakita nyo guys. So okay na. Yes. Ayan guys. Medyo basa pa pala kaya kanina. Kaya ayan tumuloy. Pero ngayon okay. So yun guys. Nakagbuo tayo na sa computer. Nabuo natin ang desktop na yan. Ayan. Sa pamamagitan ng paglinis ng di natin guys mga galaw yung mouse guys. Tanggalan muna ay kabitan muna natin guys ng mouse at keyboard. Ilagay din natin guys ang kanyang hard drive, mouse, now I know, nice, tayo natin, so nakita tayo na, medyo magandang-ganda pangitain. Nasa na yung ating panundot. Nawala ang ating pansundot guys. Ayun guys, susundot ulit tayo. This time guys, mayroon na siyang nakakabit na hard drive. Kinabit ko na. Tapos yung mouse saka monitor. Ay, monitor. Keyboard. Yan. Oh. Tumigil uli. Yan. So, yun siya guys. Gumagana na. Ayan. Intervios. Inter lang natin. Saan bang inter nito? Yan. So, okay na to guys. Oh, thank you sa paintiner. Ayan. Ayan guys. Ang galing. Ang galing-galing. Wala tayong mousepad. Subukan natin guys. So ano ba tayo? Exit without saving. Enter lang. Lagay natin guys sa camera. Ayun. Enter guys. Ayun. So masaya na ako dito guys. Napakadilim na lang ito i-resolve. Ayan. Bali hindi na didetect yung kanang hard drive guys. No bootable device is detected. O, ibig sabihin guys, hindi ma-detect yung kanyang hard disk. So, okay na yun guys. Right?